Nakatanggap umano ng tawag mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma, ilang araw matapos siyang tumestigo sa House Quad Committee kaugnay ng umano'y reward system sa mga police na pumatay ng drug suspects sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Garma, hindi siya pinigilan ni Duterte na magsabi ng totoo sa Quadcom. Pero, actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya. Siya, si President Duterte, former President Duterte, ay mag-sorry doon sa libu-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. Nauna nang sinabi ni Garma sa Quadcom na inutusan siya ni Duterte noong 2016 na maghanap ng police officer na miyembro ng Iglesia ni Cristo at kayang ipatupad ang war on drugs sa buong bansa na sumusunod sa tinatawag na Davao Template na may reward system umano. Binanggit ni Garma sa dating Pangulo ang pangalan ni dating NAPOCOM Commissioner at dating CIDG Davao Region Chief Edilberto Leonardo. Ayon kay Garma, ipinaliwanag lang ni Duterte sa telepono kung bakit miyembro ng INC ang hinanap niya noon. Ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo, yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, okay. Your Honor. Noong natalaga siya bilang station commander ng Sasa at Santa Ana Police Station sa Davao City mula 2012 hanggang 2016, sinabi ni Garma na nakatanggap siya ng pera matapos mamatay ang suspect sa operasyon ng police. Pag na-neutralize po, meron pong 20,000 kang matatanggap. Pero kung nahuli mo, siguro kung hindi po kami na-engage at nahuli namin po siya, wala po. It's just a refund of the operational expense po. Pinatotohanan naman ni Leonardo ang mga pahayag sa affidavit ni Garma at inaming nagkaroon ng planong bumuo ng task force para pangunahan ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Pero hindi aniya ito natuloy. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. Dahil sa pahayag na ito ni Leonardo, mas tumibay ang paniniwala ng ilang leader ng House Quadcom na totoo ang pahayag ni Garma at ng iba pang testigong humarap sa kanila kaugnay ng sinasabing reward system. In this record that we will use as basis in writing our committee report, isasama namin yun. No? Pag pumasok ito sa mga concerned agencies like DOJ, DOJ should do a more comprehensive, maybe preliminary investigation sa kanya. Maybe interviewin siya at maaaring i-compel siya to issue or to execute an affidavit. Nauna nang itinanggi ni na Duterte ng dating niyang PNP chief na si Senador Ronald De La Rosa at ng dating special assistant to the president na si Senador Bongo na nagkaroon ng reward system. Ipinagpaliban muna ng Quadcom ang pagdinig sana sa Huwebes dahil sa bagyong Christine. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.